polícia sem nenhum. Com capa, lá em cima do... Meron pong mga naninira doon kay Pastor Joel Apolinario. Actually, meron pong isang lumabas na isang artikulo doon sa bombahan na dyaryo, no? Ito po ay article ni Joel Amongo. Ito yung nilalaman na sinasabi niya na ito, si Pastor Joel Apolinario daw ay inaaruga ng Bureau of Firefighting, Bureau of ng Bangsamoro na mga MLF, ano? So, maling impormasyon. Sabi, nagpapalit doon ng mukha si Joel, Pastor Joel Apolinario. Nagbigay doon ng baril si Pastor Joel Apolinario sa mga MLF. Kaya daw, inaampo ng MLF itong si Pastor Joel Apolinario, no? Patunayan po ninyo, puro hearsay po yung mga narinig niyo, puro mga maling impormasyon, no? Wag po tayo magbibigay ng mga hindi magandang balita. Kaya po yung nasisira ang mga media dahil sa mga ganyang balita, no? Patunayan nyo muna po, kung may mapakita po kayo mga picture o mga video doon sa sinasabi ninyo, ilabas po ninyo, no? Inahamon po namin kayo dito sa Unity Philippines na yung mga binibintang nyo mga maling accusation kay Pastor Joel Apolinario at doon sa mga taong involved sa kanya. Pwede naman po yung patunayan nyo, wala naman pong masamang tinapay. Kasama po yan sa pag-iimbestiga na nilabas po nyo yung balita. Dapat po yan, may kasunod po yan ng mga supplement documents, ano? Pagkat wala ho kayo napakita mga dokumento, mali ho yung impormasyon ninyo. Ano ba kung gusto nyo? Ewan ko, hindi ko lang kung anong gusto ninyo. Alright, siyempre po. Good morning, sir. Ulinad sa Gangan, watching from Riyadh. Mabuhay po kayo at ang Hirupi Philippines. Aming boses ng mahihirap. Ang aming boses ng mga mahihirap. God bless ka, pamilya. Stay strong. Ayan, oo. Godfather dyan si Dardani watching here at Kuwait. God bless po. At nanonood din si Jupy D. Guzman. Ayan, number one po kayo, EuroTV sir. Danilo, God bless po. Mabuhay ang kapa. Watching from Saudi Arabia. Alright, so nanonood din po ng ating kaibigan kay Nika Aporda. Grabe naman yan, paninira nila kay Pastor Sandra Torres. Opo, tama po kayo. Madami po kasing gumagamit at marami pong sumasakay kay Pastor Joel Apolinario. Ang nakakalungkot nga po dyan, up to now, no? Dahil wala silang mapatunayan na nagre-reklamo at wala nagkakaso kay Pastor Joel Apolinario. Kung ano-ano lang po ang binibigay ng mga maling impormasyon, ginagamit po yung mga bicho, yung mga miyembro, may mga fake networking company pa na gumagamit ng sinasabi. Yung daw kapa ay kasama nila doon sa kapa kwenta, no? Dahil gusto nilang maging makuha ang lahat ng mga miyembro ng kapa, wag ho nating maliin, ano? Kawawa naman po, baka matulad ho kayo, makasuhan din po kayo kung mali naman po yung inyong impormasyon na binibigay, maluloko naman din po ninyo yung mga miyembro ng kapa. Kaya nga po sinasabi namin, ang aming panawagan sa lahat po ng mga miyembro ng kapa, maniwala lang po kayo sa amin, ano? Kasapagkat kami, ang iming impormasyon na ibinibigay namin, lihitin mo, no? Talagang tunay at walang maling impormasyon sapagkat hindi ho namin pwedeng maliin ang lahat ng mga miyembro ng kapa. Gusto lang po namin itama at mabigyan ng konting updates yung mga miyembro ng kapa para naman mabawas-bawasan yung kalilang kalungkutan, yung kalilang mga nararamdaman, ano? Sapagkat napakahirap po talaga ng mga pinagdadaanan ng lahat ng mga miyembro ng kapa doon sa pagpapasara ng kapa at wala na po sila natatanggap na blessing o biyaya. Kaya madami pong dumaranas ng kahirapan, madami pong hindi na po kaya magpagamot, madami na po marami na po tayong hindi makakauwi galing na OFW papunta sa sariling bayan sapagkat wala na eh. Wala na. Ano ba yung inaasahan nila na dapat makakatulong sa pamilya nila kundi yung kapa, pinasara pa po. Ayan, katulad ng nanonood natin si Arwin Lordan from Kuwait. Nanonood din siya. Ayan, meron din tayo from... from Saudi, ayan, meron din po tayo from Israel, si Maria Madrico, ayan, nanonood din siya from Israel, ayan, more power pastor, Ning Nabasquez, at ang ating mahilig mga kubuloy network fake pakalat nila, si Maria Madriaco, so Danny Pabati, kay Awing Lordan, ayan, good afternoon sa'yo.
So yun po yung balita, yun po yung nakakalungkot na balita, no? Humingi po ng patawad itong si Pangulong Rodrigo Roa Duterte doon sa mga biktima ng na yung mga naipit doon sa PCSO, sapagkat pinasara niya ng mga ilang araw itong PCSO, ngunit binalik din sapagkat marami pong umaray o marami pong umangal na mga mahihirap na ang inaasahan ay PCSO, no? Pero po, no, sir, at kung talaga pong naawa po kayo doon sa mga umaasa, doon sa mga mahihirap, eh bas madami po na miyembro ng KAPA ang talaga naman po naghihirap simula nang pinasara po ninyo yung KAPA, no? Sana po tignan po ninyo yung ano ba yung pinagkaiba na nagsusugal sa nagbibigay ng biyaya, no? Ang layo po noon sa PCSO para po nga kailangan po namin magsugal, kailangan po namin tumaya, kailangan po namin makipagsapalaran kung kami ba'y tatama, kung kami ba'y magiging milyonaryo. Dito po sa KAPA, halos ibinibigay na nga po ni Pastor Joel Apolinario sa mga mahihirap yung personal na tulong, at para siguradong maiahon sa malaimpyernong kahirapan ng mga miyembro ng KAPA, ay pinahinto po. No, ano ho bang iniba ng PCSO sa KAPA? O nga po, ang PCSO ay sa gobyerno. Gobyerno ang nagpapatakbo, nagbibigay ng tulong. Pero di ba po ba? Sabi niyo nga po ba, kaya niya nga po pinasara sapagkat nakikita po ninyo na talamak ang korupsyon, talamak ang nakawan. Eh, bakit po natin itotolerate po yung mga yan? Bakit hindi po natin paputulan ng sungay yung mga magnanakaw dyan sa PCSO? Yun na lang pong itutulong sa mga mahihirap. Eh, inaago pa po, inanakaw pa po. Yun po ang gusto nating ipakulong, yung pang gusto nating pabitay, yung mga magnanakaw sa kaba ng bayan, at the same time, yung mga magnanakaw doon sa pinaghihirapan na binabayad ng buwis na mamamayang Pilipino. Eh pong ito mga miyembro ng KAPA, hindi na nga po kami umaasa sa tulong ng gobyerno eh. Sa pamamagitan po ng KAPA Ministry Incorporated, nagbibigay po ng tulong diretso sa mga mamamayan, diretso sa mga miyembro, pero ano pong ginawa natin? Pinasara po natin ng wala ho tamang malinaw na reklamo. No, up to now, 2 months na po, pero wala pa rin po nagre-reklamo. Wala pa rin po na nagpapakita ng kung ano-ano, di ba? So, wag po nating anuhin. Wag po nating gaguhin ang mga Pilipino, no? So, basta kami mga OFW umaasa at naniniwala kay Pastor Joel Capa. Salamat sa Danny sa mga true information ng aming napapakinggan dito sa Hero TV. Kapa lang po ang inaasahan namin mga OFW makapag for good na sana. Ayan, no? Oo. Yung nga po, ayun po yung nakakalungkot, ano? So, talaga pong parang hindi po parehas sapagkat yung pong humingi po siya ng pasensya sa mga biktima ng pagkasara ng loto, pero marami rin pong biktima ng kahirapan at marami rin pong biktima ng kalungkutan itong mga miyembro ng KAPA, no? Sana Mr. President, ano, makita po natin ang mga naghihirap, makita po natin yung mga miyembro ng KAPA na katulad din po yan noon sa mga nakita po ninyo kung paano nyo po naghihirap yung pinasara nyo po yung PCSO. Marami pong mga hindi nakapagpagamot, marami pong hindi nakapag-aral, no? Sa KAPA, ganun din po, mahal na Pangulong Rodrigo Roa Duterte, sana po, bilisan po yung investigasyon, bilisan po yung due process, no? Sapagkat marami na pong umaasa, marami pong naghahangad na mabalik na po ang KAPA, sapagkat alam naman po natin na marami pong umaasa talaga sa KAPA. Ayan, sabi nga nila, Sir Danny, mag-apology si Pangulong Duterte sa ginawa niyang marching order na ipasara ang KAPA dahil ayaw niya magtampo si friend at idol niyang si Pacquiao. Ayan, no? Kaya laban na lang hanggang sa huli. Ayan, alright. Tanungan po rito yung isang kaibigan natin, ang ating kong katukayo. Ayan, sabi ni Danilo Dizon, so, Danny, bakit nagagalit po ang mga member ng KAPA na isara ang KAPA? Di ba po ba pag donasyon, eh walang binabalik na walang inaasahang balik? Sorry po sa ganito pong tanong. Opo, tama po kayo, Mr. Danilo Dizon, no? Ayan po, katulad po ng mga ibang religious organization, pagka kayo po inibigay ng donasyon, eh tama po yun, wala hong inaasahang balik, no? Katulad po ng mga Katoliko. Ako po, purong Katoliko, panibigay po ako ng donasyon sa aking simbahan. Eh, nakikita ko po yung pagpapaganda ng simbahan, nagbibigay sila ng mga community service. Pero po ba, natatapos po ba ang pagtulong lamang sa komunidad? Natatapos po ba ang isang reliyon sa pagpapaganda ng simbahan? Natatapos po ba ang isang reliyon sa magandang
sambahan. Natatapos po ba ang isang reliyon na pag magagandang speaker ng mga pastor ninyo, ay masaya na po ba tayo ron? Busog na po ba tayo ron? Ibig sabihin po ba, pag kayo po ba ay nabigyan ng inyong pare o pastor o ng obispo ninyo ng isang spiritual, isang pagkaing spiritual, pero pagdating po sa bahay ninyo, no, nagrireklamo po yung pamilya mo, wala po kayong pambayad ng kuryente, umaangal ka po dahil hindi mo maibigay yung pangangailangan ng anak mo, wala kang maibigay na pangbili ng gamot ng asawa mo, so ano po ba, nasusubok po ba ang saan doon, yung spiritual mo po ba o yung pangangailangan ng personal, yung pangangailangan ng pamilya mo? Kaya nga po naisip ni Pastor Joel Apolinario itong kapa, sapagkat nakita niya na hindi lamang nabubuhay sa spiritual yung mga Pilipino, yung mga tao. Naisip niya dapat sabay, no? Nabibigyan mo ng isang malinaw na katuruan ng salita ng Diyos sa mga miyembro mo, at the same time, no, natuturuan niya pang natutulungan niya pa na tugunan yung mga pangangailangan niya. Kailan po ba naging masama ang isang religion organization pagka nagbigay ng donasyon ay binabalik po ang donasyon sa pamamagitan po ng pagtulong? So hindi po kami nagagalit. Nagagalit po kami sa gobyerno sapagkat bakit pinapasara yung ganitong uri ng ministry na nakakatulong naman sa mamamayang Pilipino? Yun po ang nakakalungkot. Bakit po tayo papayag na merong isang ministry na tumutulong ay pinapasara? No? Hindi ho ganun dapat ang trabaho po ng gobyerno, tulungan ng mamamayang Pilipino, pero trabaho naman din po ng mamamayan na tulungan ng gobyerno. Yun nga po yung ginagawa ng kapa, yun po ang ginagawa ni Pastor Joel Apolinario, tinutulungan ng kapa ng gobyerno ng mamamayang Pilipino ang gobyerno sa anong paraan? Sa paraan ng pagbibigay ng tulong, sa paraan ng pagbibigay ng mga donasyon sa bawat miyembro para hindi naaasa sa gobyerno. Kasi kung walang kapa, ang haba na naman po ng pila ng DSWD, ang haba na naman po ng pila sa lahat ng ahensya ng gobyerno para mangingi po kami ng tulong. Eh itong sa kapa, since nagkaroon po ng kapa, hindi na ho nga kami umaasa sa gobyerno. Kailan ho ba naging mali yun at kailan po ba naging kasalanan na tumulong ang mga miyembro ng kapa o tumulong si Pastor Joel Apolinario sa lahat ng miyembro ng kapa? Hindi ho kasalanan yun, no? Hindi ho kami nagagalit, ang sinasabi lang po namin, laki na lang po bang mahihirap ang tinatamaan sa lahat ng programa ng mga local government. Lagi na lang po mga maralit ng Pilipino ang umaaray, no? So nagagalit po ang mga kapa sapagkat nakaminsan lang po kami makakita ng tutulong sa amin, nagtunay na tutulong sa mga miyembro ng kapa. Minsan lang po kami makakita na magtutunay na mag-aahon sa amin sa kahirapan kumpara sa mga politiko na puro pangako na napapako naman, hindi naman po na ibibigay sa amin. Pero po dito sa kapa, tunay pong naibigay, tunay pong nabigay yung biyaya, at tunay pong nabigay po yung tulong na dapat matanggap ng tulong ng kapa, ng mga miyembro ng kapa. Kaya po kami nagagalit na sapagkat naiahon nga po kami ng kapa sa malaimpiyanong kahirapan na hindi naibigay ng gobyerno.